dito mga kababayan sa balita, si Inday hindi na raw mga kababayan mag-re-request ng confidential mukbang. Ay, kumukbang. Confidential fan. Eh, kahit naman po siguro mag-request siya, hindi naman din siya bibigyan. Yung una po, last year nga eh, kinansil na. Ayan po yung sabi dito. Iwas away Sara Duterte won't seek confidential funds for OBP under 2025 budget. Unang-una po, di man niya talaga kailangan yun. Kahit nung DepEd Secretary pa. Kaya lang. Nasanay. Pero anya Mr. Maravillas, nasaan ka ngayon? Hulaan ninyo kung nasaan ito. Ayan o, konsyerto. Konsyerto sa palasyo para sa ating mga health workers. Andito po tayo. Kasama ko po si Mrs. O. Ayan. Marami ng tao. Hoy, sino nag-imbita sa inyo dito? Si RG Angeles, kasama nating vlogger. Kumustay mo naman yung ating mga kababayan? Hello po mga kababayan, RG Angeles po. Salamat sa panonood lagi kay Sir Dante po. Maravillas. Siyempre, yung sa'yo. Promote ko na po channel ko, RJ Angeles RN po sa YouTube. Yan, lagi natin mapanood po ang ating Sir Dante. So, same lang din po. Pro-admin po tayo ng mga vloggers. Ayan po, salamat po. Imbitahin mo naman yung ano, yung mga fans mo kung saan-saan ka napupunta. Ano bang mga activities ng ating PBBM ang pinuntahan mo for the past several days? Parang hindi ako kasama doon ah. So marami pong pinupuntahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So iniikot po buong probinsya ng Pilipinas. So napuntahan namin yung Sultan Kudarat, kung saan saan na po eh. Anong masasabi mo doon sa mga ano, critics na ang sabi ito parte ng pamumuliti ka daw because of the incoming elections, midterm? So si Pangulong Bongbong Marcos hindi naman siya tatakbo kasi pangulo na bono po siya. So, wala po. Yung sa nagsasabing politika yon, wala po silang magawa. Kasi ngayong administrasyon lang po, sa Pangulong Marcos lang, ang gumawa ng umikot sa buong Pilipinas sa mga probinsya po. Mamahagi, lalo na sa ating mga farmers, sa mga kapuspalad natin mga kababayan. So, may mga assistance po, lahat ng mga assistance na binibigay. So, okay. Kailangan po yan ng ating mga kababayan na nangangailangan po talaga. So pinupuntahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos po yan. Kaya pangako niya po kung ano po ang kanyang pangarap ay pangarap niya rin po yung mga pangarap po natin. Yung latest na pinuntahan niya, saan yun? Saan ba yun? Kasama si... Kumustahin mo naman yung mga... Di ba sa Kwangka? Hi, sa Twitter ka? Ayan. Hi, siya ang bida sa Twitter. Sa ano ako sa Twitter. Like, hindi ka man nang away doon ng mga ano DDS. Hindi ba? Hindi, nanagot lang tayo ng mga. Sambuanga kayo ba? Sambuanga. Surigao sila, ma'am. Surigao sila para sa BPS. Bagong no. Pilipinas service kay. Puti pa kayo ano, umikot na kayo sa buong Pilipinas. Kami ni Mrs. hanggang palasyo lang. Eh. Hindi, hindi pa nga ako nakakainip. Hindi daw. Oh, wala pa po eh. Kasi busy din po ako sa trabaho. Tapos kung kailan po yung may off. Di ba artista ka na? Nakita kong ano? Artist. Hindi na ako. Anong kasi yung hospital yun? Namin, pinupuntahan talaga ng artista. Kaya... Anong sinushooting doon? Yung papel mo? Doktor? Rider. Anyway, nurse doctor. Kayo? Doktor ka doon? Na-promote ka kagad, no? From nurse to doctor, yung papel mo. Anong opo, pelikula kaya, yun? Di ba dati yung GMA, yung sa Black Rider, di ba sa GMA po dati, pag nakita po yun ng mga health workers kung paano inilagay yung dextrose, ganyan. So, ayun. Nag-hire po sila ng doktor, ng nurse, para ma-facilitate po na tama po
ang nilagay na IV line, yung pag-intubate ng patient, yung dugo, yung scenario na sa totoong buhay, naging tama doon sa pelikula. Kaya wala nang nagbabash sa kanila. So, kailan yun ipapalabas? Na ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mahinan po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Food Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Pinalabas na po karang week. Tapos na? Tapos na po. Ayan, so ngayon pala ang pinagkakabisihan mo, yung pagiging nurse mo, professional licensed nurse, at yung pagiging vlogger at saka yung pagiging artista na. Hindi na. Naiya ako sa artista . May channel naman tayo . Artista din tayo doon. Artista. Opo. So, itong okasyon na to? Basta lang kami nakapasok dito sa palasyo . Yung okasyon po nito ay handog po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, konsyerto sa palasyo. Kung saan lahat po, no? So ngayon po, health workers ang binida ng ating Pangulo. Dati po yung mga teachers, dati po yung mga sundalo, so dati yung mga government officials or nagtatrabaho sa gobyerno. So ngayon po, health workers na. So kami po mga health workers, mga nurse, mga nursing assistants, mga doctor, kung ano pa po dyan na mga healthcare professionals, mga medtech dyan, radtech, lahat po. Okay? So, handog po ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos at in-invite po niya dito sa palasyo para ma-experience din po itong palasyo at syempre yung mga konting konsyerto at konting kainan po na hindi malayo ang ating gobyerno sa ating mga healthcare professionals. So, ayan. Yan so, yung RG Angeles. Pwede ka ng PCO. So, ayan po guys. Hindi po siya... Tsaka diba, mga teachers, in-invite niya. So, nandun yung VP Sara dati na dating secretary. So, in-invite niya po yun, yung mga guro. So, malapit ang Pangulo sa ating mga kababayang Pilipino.
So ngayon healthcare workers naman po. So yan. Ganito po ngayon, may mga kainan po dito. Itutour po kayo ngayon ni Sir Dante. Para makita yung mga foods. Ayan po, mga kababayan. Ang guest dito po, ipakita ko sa inyo. Special guest. Si, ano, Palace Grounds pala po ito. Ikot po kayo. Ito po ang Palace Grounds. So, by invitation lang po ang pagpasok dito. And it so happened na na-invite po kami ni Mrs. So, ang special guest po, si Martin Nivera. Oh. Ah, diba? Ayan po, 6:30 yung start po, kaya maaga pa. Nag-refreshment muna po kami. Matawa na rin po. Ayan, oh. Pakita ko sa inyo yung pagkain. Masarap po yung pagkain dito. Tusok-tusok mga street foods para matikman natin ang street food ng Palacio Malacañang. Kakaiba pala ang lasa. Social ang lasa ng street food ng Palacio Malacañang. Ito, ano, lechong baka po. Masarap. Barbecue, chicken, tinapay po. Ang sarap ng tinapay ng Palacio. Ayan po. So ito po yung Palace Grounds. Mga kababayan, yan ang Palace Grounds. So nakakatawa po na tinanong ko yung mga kasama ko kung ilan ba kami sa mga invited. Konti lang pala kami. Yung bawat grupo isa lang yata. Pero kami ni Mrs. nakapasok. And di man kami nag-apply. Siguro, natutuwa sa ginagawa natin, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nakikita lagi yung ating mga vlogs supporting the government, at lalo na ni Mrs. Lisa Marcos. Kaya, pati siya, no? Ang actually, ikwento ko na siguro sa inyo kung bakit tayo ay nalapit sa mga Marcoses. Kasi nung siya, mga kababayan, wala pang plano na magpresidente. Yung natalo siya sa pagka vice presidente, may election protest siya, di ba? Kay Lenny Robredo. Ayun. Lagi nating natatapik, mga kababayan. Napanood ni Mrs. Imelda Romualdez Marcos, pinahanap kami. Pinahanap ako ni ano ni dating First Lady Imelda Marcos. Nga ano ngayon? 2 years na yung ating pangulo. 4 years ago during the pandemic. Ay, hindi pa nga yata, more than 4 years ago. Wala pang pandemic yata yon. In-invite kami sa dito sa Maynila for a dinner. Pero hindi na nakaharap sa amin si Mrs. Imelda Marcos kasi ano, may edad na, matanda na, mahina na siya. Yung kapatid niya, yung inutusan, ni-request niya. At saka si ano, DILG ngayon, DILG Assistant Secretary, Beth Dillon, Lopez Dillon, yung in-invite ko as ano, special guest ko doon sa launching, yung opening namin ng gym, Colossal Fitness Gym. Siyempre, hindi pa man siya noon, ano, official. So, doon nagsimula, mga kababayan. Kaya, during the campaign, sinupport natin ng buong-buo ang kampanya in the Bicol region ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And until today, nandun tayo sa pagsusuporta sa kanya kasi nakikita natin napakaganda yung kanyang ginagawa sa pagpaunlad ng bagong Pilipinas. So anyway, ituloy natin yung kwento. Ah, ito si BP, sabi dyan, hindi na daw siya no, hihingi ng confidential mukbang, ay mukbang, confidential fund sa 6.3 trillion na budget for 2025. Hindi man niya po kailangan. Wala man sa pangsyon ang ganyang pagiging vice presidente. Kahit nga po yung ano, kahit nga po yung defense secretary pa siya. Yung pagiging vice presidente po spare time. Usually yung ginagampanan niyan mga kung ano mga ceremonies lang. Ngayon, busy na siya sa politika. Pwede na siyang mag full time. Yan yung sinabi niya doon sa pagpunta niya sa Cebu. Pero yung Cebu po wala na yata sa kanya. Sumuport na si Gwen Garcia, si Governor Gwen Garcia po. Naghayag ng full support sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi sa balita, silent kay Inday.
Kaya sabi ni Inday, for the office of the Vice President, no, wala kaming proposal ng confidential funds for next year. Sabi niya sa mga reporters. Noon, yung OBP, humingi ng 500 million in 2024, but it was denied by Congress. Following the controversy about the 125 million in secret funds na ginastos mga kababayan ni Inday for 11 days. Yan po yung naging rason kung bakit sumama yung loob ng Vice Presidente. Ito na, wala na, nilayasan yung DepEd. By the way, dagdag ko na lang po, yung ating First Lady pala nasa Dubai. Na-invite doon sa Dubai mga kababayan si First Lady Lisa Marcos. Ayan po, pinagkaguluhan siya ng mga kababayan natin doon, Filipino community, sa Central Avenue sa Dubai. Ayan po. Yan yung ating First Lady Lisa Marcos. Yan po. Kasama yung leader ng Dubai, United Arab Emirates, His Highness Sheikh Ahmed bin Said Al Maktoum, Chairman and the Chief Executive of Emirates Airline and Group. Sa United, siya rin yung chairman pala ng Executive of Emirates Airline and Group. Yan po. Working visit po ng ating First Lady. O diba, napakaganda po. Yan yung palace nila eh. So yun muna mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.